napaganda ng pinag-aralan natin. At nais ng Lord na makinig po tayo dahil meron pong gusto ng Lord sa Lord. Sabi ng ating pag-aaral, finally, amen. Pag ganito po yung narinig natin, mga kapatid, ito na po yung, yan na nga, amen. Finally, sabi ng Lord, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Think on these things. Amen? So, sinasabi ng Lord dito sa buhay natin, we have to meditate on these things. Amen? And these things, finally, we have to meditate on these things. Iyon na po yung mga napanggit. Amen? When we say meditate, when the Lord is asking us to meditate, we think it over by asking the Holy Spirit to feed us, to nourish us, to illuminate in us what are these things. Amen? Ibig sabihin, hindi ka ikaw ang gagawa niyan, hindi sa sarili mong pag-iisip ang mauunawa, kundi tanging isusuko mo yung sarili mo para ikaw ay pagkaluban ng understanding ng Banal na Espiritu. Kaya nga doon sa verse 9, ang sabi ng Lord, those things which you have both learned, received, heard, seen in me, sabi ng Lord, anong gagawin natin? Do. But it doesn't stop there. Hindi mo kaagad-agad ito gagawin dahil hindi pa tapos ang Lord. Sabi ng Lord, and the God of peace shall be with you. Related to sa submission and obedience. And we will relate to submission and obedience. Amen? Ano man ito, itinuro man ng Lord sa buhay natin, whatever you have learned from this Bible, what you received from this Bible, what you have heard from this Bible, what you have seen in this Bible, do. But don't just do it by your own. Don't just obey it by your own. Don't just serve the Lord by your own. God is sitting here, the God of peace shall be with you. God should be with you before obeying God, before serving the Lord, before all of these things na sinabi ng Lord na finally that you have to meditate in your mind, that you are willing to ask the Holy Spirit to illuminate all of this. After the illumination, you should be with God before doing, before taking action. Amen? Otherwise, like me, nag-serve ako sa Lord, knowing all of this are true, knowing all those are good sa buhay natin, na itinuro ng Lord, pero wala si Lord yung presence sa buhay natin. Amen? Gumawa lang tayo ng pagsunod ayon sa atin. Nasa akala natin, tama yun, maganda yun. Yes, tama yun, maganda yun. Pero, mag-burn out ka doon. Mag-burn out ka. Kailangan mo ang presence ng Lord. Kailangan mo yung submission. Nakuha natin? Mauuna po yung submission lagi sa Lord. Amen? From there, sa submission na yun, then, pag sinabit mo yung sarili mo, nirecognize mo si Lord as God and Savior of your life, He is omnipotent, omnipresent, omniscient, at siyang sovereign God, then, siya yung magpapakilala, magpapaunawa, ma-empower ka para sa ganun, gumawa ka ng ayon sa Kanya. Hindi ka lang gagawa ng ayon. Amen? Sa akala mo, natutunan mo, kaya na sinasabi dyan, natutunan mo, natanggap mo, narinig mo, nakita mo, na maganda, gagawin mo na kaagad. Hindi ka magtatagumpay ko. Kailangan nandun po yung submission muna. Submission means you are recognizing God as your God, so that the presence of God will be with you. Before doing, before obeying, before following, before serving. Otherwise, hindi mo kakayanin yan.
Kaya napakaraming naglilingkod, napakaraming sumusunod sa Diyos, napakaraming, sabihin natin, nandun na yung obedient, nandun na yung serving, nandun na yung following the Lord. Amen? Pero titignan mo, kinakapos sila. Kung titignan mo ang buhay nila, mamaya, masigla lang sila, mamaya. Pero hindi nila, walang consistency. Amen? Bakit? Wala kasi yung submission, wala kasi yung presence ng Lord sa buhay nila. Na gumagawa sila ng pagsunod. Kailangan nandun yung submission para sa ganun, makamtan mo yung presence ng Lord. Amen? Habang ikaw ay sumusunod sa Diyos. Nakuha natin? Imagine kung paano sinasabi ng Lord ito sa buhay natin. Sabi ng Lord, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do! And the God of peace shall be with you. Amen? Kailan nandun yung pagsama ng Lord sa buhay natin habang gumagawa tayo ito. Pag wala yung pagsama ng Lord sa buhay natin, kakapusin ka diyan. Amen? Magsasawa ka. Amen? Pero dahil nandun yung presence ng Lord, kaya nga napakalaga yung submission before obeying God. Ito yung difference ng submission sa obedience. Amen? Magsasabi ka muna bago ka sumunod. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung walang submission muna mangyayari sa Diyos. Nakuha na din? Amen. Amen? Dahil napakahirap. Kasi sabi nga ng Lord, mga kapatid, kung titignan namin yung Deuteronomy 31 verse 8, our God is ahead of us. At the same time, sabi ng Lord, He is with us. See, if the Lord is not with us, if the presence of the Lord is not with us, to obey Him, nandun siya. Kung nandun siya ahead of us, at susundan mo siya with your own, hindi mo siya kaya sundan. Pero kung ang presence niya nasa iyo, ikaw ay ginagabayan niya, para makasunod ka sa kanya, kaya mo. Makakaya mo. Di ba? Kasi nandun siya nagagabay sa iyo, nandun siya na magsusustain sa iyo, nandun siya na magbibigay sa iyo ng strength, wisdom, etc. Lahat ang kailangan mo. Siya yung magbibigay sa iyo para makasunod ka sa iyo. Kaya ganun ang proseso ng Lord. God is not just ahead of us. He is also at the same time with us. Amen? Para pagsunodan mo siya, hindi mo nasusundan with your own. Nandun siya na mag-guide sa iyo, nandun siya na mag-gabay sa iyo, nandun siya na sasama sa iyo, nandun siya na magtuturo sa iyo, nandun siya na ipapauna ko, lahat-lahat nandun. Kasi kasama mo siya. Ito yung kakahalagaan ng submission at saka obedience. Amen? That is why, pag sinabi mong submission, you are submitting your life, you are submitting your life to God. Amen? Totally, completely, absolutely. Amen? Sino man yan, ano man yan, pagkakilala mo sa Diyos, magtitiwala ka sa Kanya. Irerespeto mo siya ng buong buo, hindi mabubura, wala kang magiging doubt sa Kanya. Amen? Hindi mawawala. Kung sa tao yan, mga kapatid, pag nagkakaroon ka ng submission sa tao, yes, i-recognize mo siya. Hindi ka makakasunod sa tao na yon. Let's say, for example, amo mo siya sa company. Kung hindi mo ka nagpasako, meaning to say, pag hindi ka nagpasako, kung hindi mo ni-recognize siya as your amo, as your manager, as your superior, how will you receive the command or sabihin natin, instruction from him? How will you obey him? You cannot obey him. Because you are not recognizing as your superior. Di ba? Kailangan magsimula muna yung submission sa buhay natin. Submission means you are recognizing that man that he is higher than you, that he is your superior, that he is having authority over your life. Amen? Na pag nirecognize mo yun, kung magsalita siya na uutosan ka, instruct ka, madali kang sumunod dahil mayroon kang recognition sa kanya. Amen? Nakuha natin? Ina-acknowledge mo siyang siya ay may authority over your life. Nakuha natin? Then nakakasunod tayo. Kaya nga, it is impossible for us to obey without submission. Amen? Otherwise, matidisgrasya ka dyan. Amen? Sabihin na natin, pumunta ka na isang kumpanya, gawa ka ng gawa, na hindi ka nagpapasakop sa kumpanya, hindi ka nagpapasakop sa system doon, hindi ka nagpapasakop sa policy nila, hindi ka nagpapasakop sa ano man yung protocol ng company na yon, basta wala kang pakialam, nandun ka, kung ano yung kaya mong gawin doon, gagawin mo, gawa ka ng gawa, mapapahamak ka, bakit mo ginagawa yan? It is out of your territory, it's out of your boundary, it's out of your jurisdiction, why you are doing those things? Di ba?
mapapahamak ka. Kaya nga, yung submission, it will guide you to everything. Amen? Nauna din. And once you learn this spiritually, you can apply anywhere of your life. Kaya nga, well-behaved ka. O, nag-iisip ka ng ganun. Amen? Kung hindi yung tumunawaan, mahirap. Mahirap kong kumilos. Submission means you are submitting your life fully, absolutely, 100%, to this certain man who is having authority over your life. Maybe she's above you, he's your superior. Amen? Isapapasakop mo yung sarili mo. No doubt, wala kang magiging doubt, hindi mababawasan ang respeto mo sa kanya. Amen? Tama man ang sinasabi niya, mali man ang sinasabi niya, pangit man ugali niya, anuman siya, you are recognizing him as fixed. Fixed yun. Ang pagkakarigusan mo, siya ay may authority over your life. Siya ay superior mo, siya ay above you. He has given that authority na magsalita, magutos, magkuman sa buhay mo. Nakuha natin? Ito yung submission. Amen? Without that submission, without recognizing that man who is about to give you instruction unto men, you cannot take the command, you cannot take the instruction from him to obey him. Nakuha natin? Papayag ka na kung sino-sino yung mag-uutos sa'yo, sino-sino siya. Amen? Nakuha natin? Kailangan mo siyang ma-recognize. Amen? Pag nanonaw mo ito, then makakasunod ka ngayon. Tulad ng pag-aaral natin, mga kapatid, this is finally, sabi ng Lord. We need to say, meditate on these things. When we talk about meditation, you surrender your life, asking the Holy Spirit to illuminate all these things na hindi mo ito maunawaan, pero ang banal na Espiritu ang siya magpapaunawa sa iyo. Amen? And don't just do this unless the presence of God is not with you. That is why you have to submit your life to God. Amen? Once your life is submitted to God, see, mga kapatid, sino dito ang nirecognize ng Lord na tinanggap ng Lord bilang singkod, bilang servant, bilang follower without coming to Him and accepting Him as Lord and Savior? That is why we are called believers first. We come back to God. When we come back to God and accept Him, we surrender our life, we submit our life to Him. We recognize Him, that's why we accept Him as Lord and Savior. Mag-response po kayo para nalalaman ko na nakakasakay kayo. Amen? Kasi nakikita ko sa mukha niyo parang hindi niyo nakukuha eh. Ang hirap yung nakatayo dito na nakikita ko yung facial expression ninyo. Amen? Pero kung nag-response kayo, okay, nakakasunod kayo. Amen? Maliwanag pa? Ano niyo po natutunan niyo ito, mga kapatid? Mandaming Kristiyano, they fail to obey and serve the Lord and follow the Lord just because they don't know and they don't have submission to God. They just obey God, they just follow God, they just serve God. Sunod na sunod yan, serve na serve, obey na obey. Amen? Kahit anong gawin niya, gagawin niya. Pero wala yung submission, bali wala yun. Amen? Saan ka nakakita na yung empleyado ng kumpanya nandoon, gawa ng gawa ka, kahit ano na yung makita niya, gagawin niya. Amen? Walang proper guidance. Submission will lead you to proper guidance. Amen? Ituturo niya. Ay, hindi ka dapat magtrabaho yan. Ito yun. Ito yung restriction mo. Ito yung responsibility mo. Ito yung dapat gawin mo. Dito ka, ito yung jurisdiction mo lang. Dito ka lang. Amen? Nurse ka, tapos mamaya nandoon ka. Ikaw yung nagpapakain ng mga bata. Tapos, nurse ka, tapos ikaw pa yung pion. Amen? Yun ba yung tawag doon? Amen? Ikaw yung naghahalo ng simento kasi may gusto na siya. Amen? Lahat na ginagawa mo. Tika. Submission will align our life. Amen? The submission will put us into proper place. Amen? Na hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya nga, without submission, you cannot obey. Amen? How you will obey this man without submitting your life to him or without recognizing him as your superior? Magsasalita ito. Hindi ko naman siya nakikilala. Di ba?
Nasasabi, hindi punta ka doon, inutosan kita. Sino ka? Di ba? Kailangan muna yung submission muna. Kailangan ma-recognize muna siya na siya ay man of authority. Amen? Then makakasunod ka. Nakuha natin? Amen. Pag nakuha mo itong submission of vision na ito, mga kapatid, ibang gagawin ng Lord sa buhay mo. Ibang gagawin ng Lord sa buhay mo. Wala kang masasagasaan dito. Talagang banayan. Amen. Amen. Napaka-banayan. Napakaraming tao, napakaraming Christian, gawa ng gawa, sunod ng sunod. Amen. Follow ng follow. Serve ng serve. Pero, wala yung gabay ng Lord. Wala yung submission. Wala yung presence ng Lord. Yung submission refers to the presence of God in your life. Refers to the guiding power of the Lord sa buhay mo. Andun yung sustenance niya sa buhay mo. Kasi ina-acknowledge mo siya na I cannot do all things without Christ. Dito mo nga pasok. Bakit sinasabi ng Philippians 13 yan? Amen. We can do all things through Christ. Meaning to say, the presence of God is with you so you can do all things. Amen? The same thing sa pag-aaral natin, hindi po natapos na and whatever you heard, you learn, you receive, you seen, amen? Do it. But before doing it, presence of God should be there. God of peace shall be with you. And the God of peace shall be with you. See? Napakaliwanag yan. Even Deuteronomy 31 verse 8, He is not just the Lord is ahead of us. Nandoon siya na takasunod tayo, susundin natin na tayo lang. E paano pag lumiko siya? Paano pag hindi mo na maunawaan yung ginagawa niya? Amen? Why? God, it is not our part to understand Him. It is our duty to believe Him. We cannot understand God. But once you believe Him, understanding will follow. God will give you understanding. That is why, hindi lang niya sinabi, nandito ako, ayan ako sa harapan, sumunod ka sa akin. Hindi lang niya sinabi yun. He is ahead of us, at the same time, He is with us. Sinasamahan niya tayo. Pag hindi niya tayo sasamahan, hindi ka makakasunod. Kasi hindi mo siya maunawaan. Amen? Dahil nasa iyo siya, lahat ng bagay ipapaunawa niya. Lahat ng provision ipapaunawa niya. Lahat ng sustenance ipapaunawa niya. Nandiyan, ibibigyan sa iyo para makasunod ka. That is why you have to acknowledge the presence of God's word before serving, before following, before obeying Him. Without that submission, without that presence of God, without that being with the Lord, you cannot serve the Lord, you cannot follow Him, you cannot obey Him. That is why in the church, tinuturuan niya tayo, the Lord, through the church, you should be anointed first. You should be led by the Spirit, for me to say, the presence of God should be there with you bago ka makasunod. Hindi ito gawa-gawa mo lang. Natutunan mo lahat ito, natutunan mo lahat ang salita ng Diyos. It's not enough na with your own gagawa ka. Still, nandoon yung pagpapasabok mo sa Diyos. Still, kailangan mo ang Diyos. Still, kailangan mo yung presence ng Lord sa buhay mo. Hindi mo kailangan mawala ang presence ng Lord sa buhay mo. Amen? Don't tell me you are anointed. You don't need the presence of God. You need the presence of God absolutely in your life. Amen? All throughout your life, presence should be there of the Lord. Hindi mo kayang ibaliwala ang presence ng Lord. Hindi mo kayang baliwala ya lumabas ka sa presence ng Panginoon. Amen? Nakuha natin? Amen. May instruction siya. Hindi mo basta-basta ginagawa yan. Ang nais ng Lord, kasama mo siya nagagawa. Imagine? Imagine yung protocol ng Lord, kasama mo siyang gagawa. Huwag mong gagawin basta-basta ang pinapagawa niya, kasama mo siyang gagawa. Ito yung maliwanag. Amen? That is why I come up, salamat sa Diyos sa wisdom niya. Last 2 years ago, binigyan ng Lord sa atin yan. Amen? God is not looking for a man to do the job. But He is looking for a man to rely upon Him to do the job. That upon Him means you are submitting to Him. You are seeking His presence first before doing the instruction of God. Amen? Nakuha natin?
Makita ko naman yung facial expression niya parang daw-daw. Parang hindi niya kukuha. Ano yung mga kapatid? Pag natutunan niyo ito, grabe ang grabing impact ito sa spiritual natin. Amen? Nakuha natin? Amen! Pag hindi niyo naunawaan after this, mag-usap tayo. Amen? Kasi nais ng Lord, talagang gusto niya himay-himay ito, maunawaan ninyo. Amen? Ang dami natin ginawa, mga kapatid. Sisubukan mo po na wala yung pagpapasakop mo sa Diyos, gawa ka ng gawa. Sige, napakasipag mo, sige. Ikaw yung nag-aayos dito, ikaw yung nag-mop, ikaw yung naglilipit ng pinggan. Gawin mo yan. Pero kung wala yung presence ng Lord sa buhay mo, mamaya, ano mo magawa nito? Nagsasawa ka kasi wala yung presence ng Lord. Hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Nandun yung obedience mo pero wala yung submission. That is why it is impossible for you to obey God without submission. Amen? Kapag natin ng lahat? Amen. Kaya mga kapatid, submitting to one another in the fear of the Lord. Amen? Nagpapasakupan tayo sa bawat isa. Ephesians 5:21. Amen? Nagpapasakupan tayo sa bawat isa. Without this, mga kapatid, we cannot be unified in one spirit. Impossible sa buhay natin. Impossible yung mangyari. Amen? Kaya nga, the key here is submission. Pag natutunan mo ito, na-apply mo sa buhay mo ito, ay grabe po ang gagawin ng Lord. Ibang klaseng impact mo mangyari sa buhay. Amen? Dito pa niya paunawain ang Lord. Kasi sa submission, mga kapatid, ang nais ng Lord sa buhay natin, we know nothing. Wala tayong alam. Kahit ito na yun, tinuyo yung text natin, ha? Siya, yung text natin. Sabi ng Lord, finally, pag sinabi ng Lord, finally, meditate on these things. Meaning, mag-focus ka sa mga bagay nito. Amen? Mag-focus ka sa mga bagay nito, meaning to say, ituon mo yung sarili mo sa mga bagay nito. Amen? Pag tinutuon mo yan, meaning to say, the Spirit will illuminate each and everything for you. Amen? Ano mga ito? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, lahat-lahat na binanggit. Kumpleto na yan. Para sa iyong magandang buhay. Amen? Pero hindi mo yan gagawin kaagad with your own, by your own, on your own. You need the presence of God. That is why there is verse 9, hindi natapos doon. Amen? And the God of peace shall be with you. After knowing this, after learning this, after receiving this, after hearing this, after seeing this in me, says the Lord, my presence should be with you before doing it. Once He is there with you, you can do it exactly. The instruction and the command of God will be done exactly by you if the presence of God is with you. Amen? Amen. Maaaring gagawin mo yan na wala ang Lord. Okay, sa impusa parang, okay, medyo ma-clear sa akin. Pero, hindi mo siya mami-maintain. Amen? Like even Jesus is there now walking and you are following Him, without the presence of God, you cannot follow exactly the Lord. Amen? Hindi mo siya masusundan. Bakit? Kasi hindi mo siya maunawaan eh. Amen? We have no right. It's not our part to understand God. Our part, our right is to believe Him. Once we believe Him, understanding will come. Ganun po yung pagtuturong ng Lord sa buhay natin. Amen? Ganun po yung way ng Lord sa buhay natin. Nakuha natin? Amen. Don't try to understand God. Mahirapan ka dyan. Matuturi ka. Amen? Hindi yan ang binigay ng Lord na kaparaanan. Maniwala ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, at ibibigay niya ang kaliwanagan sa iyo. Tingnan mo. Kung kaya pala natin unawain ng Diyos, kailangan ba siyang bumaba dito para mamatay sa the cross at ipagkaloob niya ang banal na Espiritu natin? Kung kaya mo palang unawain, amen? Ang tanging ipinagkaloob sa atin ay maniwala ka sa Kanya, you have to believe Him. Yun ang pinakaski na sinasabi ng Lord. Na nung naniwala ka, ibinigay niya yung faith sa'yo. Nung binigay niya yung faith sa'yo, naging accessible mo ngayon yung grace ng Lord. Ganun ang way ng Lord sa buhay natin. Pag naunawa natin ito mga kapatid, na-apply natin sa buhay natin, ibang klaseng ang gagawin ng Lord sa buhay natin.
I mean, that is why you should know and learn and apply in your life what is submission and obedience. Obedience is nothing without submission. Amen? Nakuha natin? Nakuha natin, napakaliwanag na halimbawa ito. Ito yung taong ito, sige, nasa trabaho ka na lang. Wala kang recognition sa taong ito. Hindi mo siya kilala. Uutusan ka. Amen? Susunod ka? Susunod ka? Hindi. Sino ka? Ano ka? Tao ba kayo? Hindi mo alam. Amen? Kaya nagpapasubmit ka muna. Amen? Submitting yourself, you are under the control of somebody. Siya yun. Nire-recognize mo. Kaya kung ano man sabihin niya, ano man ang kanyang inutos, ito ngayon yung obedience, papasok. Susunod ka ba sa sasabihin niya o hindi? Papasok yung obedience. Kung isa kang Kristiyano, hindi ka susunod kung ito magkakaroon ng condition yung obedience. Hindi ka susunod kung hindi ayon sa Diyos ang kanyang sinasabi, hindi ako susunod. Diyan papasok yung obedience. Tawag natin? Amen. Hindi tayo sunod na sunod. Amen? Kundi, kung itong nire-recognize mo, ito yung pinagpapasakupan mo, diyan ka nagpasakop, means, pasakop means you are under the control of this person, you are under the umbrella of this person, you are under the protection of the... Grabe na yung pagpapaunawa dito, hindi nyo ba makuha, iwan ko lang! Amen? Amen! Grabe, Amen. Grabe na talaga. Amen? Ito na po yun. Amen? Then, He will command you, He will instruct you. That command and instruction, before obedience, you should know whether according to God yung sinasabi niya, yung inuutos niya o hindi. Kung hindi according to God, tumayo ka bilang Kristiyano. Huwag kang susunod sa Kanya. Amen? Amen. Dahil ang tanging nais ng Lord sa buhay natin, makilala ang Diyos na tayo ay nabubuhay sa katotohanan. Upang sa ganun, siya na wala sa katotohanan, mahawa siya, maunawaan niya, malaman niya ang katotohanan na tinatayuan natin, na nagmumula lamang sa ating Diyos. Amen. Ang tanging nais ng Diyos dito, makilala ang Diyos. Maiayos ang Diyos. Siya na hindi mananampalataya, siya na makumundo, na nalilikod ng mismong superior mo, na nag-uutos sa iyo, makikilala niya ang Diyos. Huwag natin. Huwag natin. Amen. Amen. Ayan, okay na yung mga mukha niyo. Wala ng doubt. Huwag natin. Amen. Kaya nga, hindi ka basta-basta susunod kung wala yung pagpapasakop. Amen? At yung obedience, conditional, sapagkat kung ang inuutos niya ay ayon sa Diyos, sige, ayon sa Diyos, susunod ka right away. Pag hindi ayon sa Diyos, tumayo ka, kasabihan mo siya, sir, manayon pa rin ha, may diplomacy pa rin yan. Hindi yung, ano yung utos mo sa ako yun, nakikipagtalo ka, hindi yun. Wala ka sa Diyos noon. Amen? Hindi ganun ang tinuro ng Lord sa buhay natin. Kaya nga, finally, brethren, ito yung tinuturo ko sa inyo, sabi ng Lord. Kaya nga, anong tinuturo ng Lord? Nagkikipag-away ba yung tinuro ng Lord? Hindi. Banayad. Amen? Banayad siya. Edukado siya. Ano tawag dito? Yung may diplomacy. Amen? Na nakikito mo. Alam natin? Amen. O di ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Kaya ni King Nebuchadnezzar, nung nakitong sila, bakit nung inutusan pa sila, sabi ni, galit na galit na si King Nebuchadnezzar, sa Chani, Daniel, tapos galit na galit na. Lahat ng tao, yumuko ayon sa aking command, kayo, natatlo, hindi kayo, kayo lamang. Galit na yung hari. Pero nakipagsabayan mo yung tatlo, hindi po mahal na hari, hindi nawala ang recognition, hindi nawala ang submission. Amen? Ang nagpapasakop, mali man yung nag-uutos, mabuting tao man siya, ano man ang kalagayan niya, yung recognition mo sa kanya as superior, as king, kung ganyan, kung presidente man yan, counselor man yan, she is on top of you, over your life, has the authority over your life. Hindi mababago yun. Amen? Hindi mababago. Yung respeto mo sa Kanya, yung pagkakilala mo sa Kanya, hindi magbabago. Submission, hindi mababago. Amen? Amen. Obedience, may pagbabago. Maaaring sundin mo siya, maaaring hindi. Susundin mo siya kung ayon sa Diyos. Kung hindi ayon sa Diyos, ito na yun.
Tumayo ba? May nakakalungkot. Sunod na sunod, pati Kristiyano, kahit mali na. Kaya sumusunod siya, mali na yung sinasabi. Mali yung sinasabi yun, pero sumusunod ka pa rin. Bakit? Mali ang pagkakaunawa mo ng obedience. Amen? Hindi ganun. Ang tanging ngayon ni Lord kung bakit Kristiyano tayo, tumayo tayo sa katotohanan. Pag mali yung inuutos niya na nagpapasakop tayo doon, okay, tama, nagpapasakop ka. Pero kung mali ang sinasabi niya, tumayo ka sa katotohanan. Ipakilala mo ang Diyos. At paano ka mo ipapakilala ng Diyos? Kaya ni Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari. Ando pa rin yung pagpasakop kasi may recognition, inirecognize nila, inoonore, inaangalis ng hari pa rin. Hindi niya sinabi, nagkukutos ka, hari ka pa man? Hindi naman sinabi ganoon. Hindi sila nakipagtalo, hindi sila nakipag-debate, kundi mahal na hari. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay hindi po yan. Buhay po. Banayad ang sinasabi ng lingkod ng Diyos. Amen? Ganun magsalita ang mga totoong lingkod ng Diyos. Amen? Maayos. May diplomacy. Amen? Banayad. Amen? Hindi nagkikipagtalo. Amen? Hindi nawawala ang pagka-recognize niya doon. Amen? Hindi kaya nun. Ano ba naman ang klaseng kumpanya natin? Hindi na naman nagpasildo. Pati increase, wala pa. Pati bonus, wala pa. Ano ba yan? Amen? Nasaan ang pagpapasakop natin? Amen? Maari ba? Makiusap tayo na maayos. Amen? Hindi tayo nagkukumit ng side comment. Amen? Na pagkaharap mo yung management. Uy, sir! Oh, para ba kulang na lang, ibandila mo yung kanyang picture dito. Pagkaluyan mo. Amen? Then, pagkatalikod, grabe naman sila. Kasi sila lang yung may malalaki sweldo. At ang dami nang sinasabi. Amen? Reality. Amen? Ito yung nangyari. Amen? Lalo sa ating mga kapo-Pilipino, kinakilala natin yan. Amen? Bakit ganun tayo? Mga kapatid, Kristiyano na tayo. Amen? Tayo na po yung anak ng Diyos. Amen? Nasa pangangalagatan ng Panginoon. Tayo po yung mga tinuruan ng Panginoon. Amen? Kung paano tayo magsalita, paano tayo magiturong mga kapatid, paano tayo kumilos sa mundong ito, iba tayo. We are the soul and light in this world. Amen? Pag masalita ka, may holiness, may buhay, may kapangyarihan. Amen? Hindi yung, no need mention. Amen? Tayo po yun. Amen? Tayo yung ilaw. Sabi, pag tinignan ka, nare-recognize ka na. Ito, ako niya. May Diyos yan na buhay. Ang pinagdiri ko na niya, Diyos buhay. Amen? Ganito po yung naisang Lord na mangyari sa buhay ka. The same thing. Ito, finally, my brethren, ito yung mga gagawin niyo po ninyo. Amen? Ito yung natutunan niyo, ito yung tinanggap ninyo, ito yung narinig niyo, ito yung nakita niyo sa akin. I-apply niyo ito. Pero bago niyo i-apply, mayroon yung instruction lang yun, bago niyo apply ito, kailangan kasama niyo. Amen? Amen? That is submission, then obedience. Amen? Amen? You submit your life, meaning to say, you are asking God to be with you. So that the instruction, the command of God, before doing, before following, kayang-kaya mong gawin. Sapagkat si Lord kasama mo na nagpapagawa at gagawa. Ma? Pagkasama mo yung nag-uutos, di ba lang kadali? Di ba? Kasama mo siya. At yun ang nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Huwag kang susunod, huwag kang magsaserve, huwag kang fa-follow, na wala ang Diyos sa buhay mo. Na wala yung process. Mawawa na ka. Amen? Eh, makikita mo, ano ba naman ito? Kuya na naman ako. Tatranspo na naman ako. Wala pa akong tulong. Subo na ako. Pastor, pwede bang mas iba na yun lang ibigay? Kasi wala yung presence. Amen? Pag nandun ang presence, Lord, hindi ka magsasawa. Pawang ang ginagawa mo ay kasama mo ang Lord. Pagkasama natin ang Diyos. Di ba? Kaya nga meron kantang ganyan eh. Amen? Hindi ako magsasawa. Patuloy akong gagawa. Kasama natin ang Diyos. Amen.
Ganun po, nakuha natin. Amen. Pag nakuha natin, i-apply natin sa buhay natin, kita mo ang kamay ng Lord sa buhay mo. Makikita mo. Amen. Hindi manag? Napakarami pong halimbawa sa Biblia. Amen. Bakit sinabi ng Lord ang John 15 verse 5? Apart from me, you can do nothing. Amen. Kung wala ang Lord, hindi mo kayang gawin. Pag wala ang presensya ng Lord, walang pagpupasakop, hindi mo kayang gawin. Bakit niya sinasabi ito? Amen? Bakit sinasabi niya ang Matthew 6:33? Lagi mong narinig ito, naunawa natin? Hindi! Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Nandoon pa rin ang Lord. Pag wala ang Lord, wala yung all these things. Amen? Nandoon lagi yung submission. Amen? Isaiah 40 verse 27, my ways are hidden from the Lord. Yung kaparaanan ko, paano ko sumunod sa Diyos? Galing sa Kanya. Nagmumula sa Kanya. Meaning to say, may presence si Lord sa buhay mo. Nagpapasakop ka bago ka gumawa. Grabe, kung hindi yung kumakuha ito, iwan ko lang. Amen? Ganito ang submission to obedience. Hindi mo pwedeng baliwalayin sa submission. Ang sayo, obedience lang. Amen? Hindi mo rin kayang submission lang. Wala yung obedience. Amen? Kailang mauna si submission, then si obedience, susunod yan. Madali na si obedience kasi nagpapasakop. Amen? Hindi ko maunawaan ito. Kaya nga, hindi mo maunawaan. Anayos ang Lord, wala kang alam. Zero ka. Kasi kung nagpapasakop ka, yung tunay na nagpapasakop na may alam, iiral yung sarili niya. Amen? Anayos ang Lord, totally wala kang alam. Nagpapasakop ka. Tanging ko ano yung sasabihin niya. Okay. Ito ngayon, ang pagsunod. Hindi ayon sa Diyos yan. Tayo mo sa, hindi ayon sa Diyos. Wala din? Amen. Ganun po yung submission. That is why it is impossible for us to serve the Lord, to obey the Lord, to follow the Lord without submission. Meaning to say, without the presence of God, without the submission, submission may represent the presence of God in our life. It is impossible for us to follow the Lord. It is impossible. Amen. No. Amen. Praise the Lord. That is why, ang pagtuturo ng Lord, you should be anointed first. You should be led by the Spirit first. You should be inspired by the Spirit first. You should be driven by the Spirit first. You should be motivated first. You should be encouraged first. You should be improving first by the Holy Spirit. Na nandoon yung presence ng Lord lagi. Amen? Ginagabayan ka. May gabay. Kaya nga meron tayong Romans 8:14. Amen? Ang grabe ang pagdudugtong ng Lord. Amen? Meron tayong Romans 8:14. Those who are led by the Spirit of God, those who have this presence of the Lord, amen? Are sons of God. Amen. Nararanasan mo ang presence ng Lord? Yan ang magpapatunay na ikaw ay ang Diyos. Amen? Pinasigundan niya ng verse 16. The Spirit Himself testifies that you are sorry. Mayroong presence. Kaya nga, ang kaganapan ng totoong Kristiyano ay na-encounter niya personally ang Diyos. Without that encounter, wala. Matthew 16:13-17. Without that encounter. Amen? Igaguide ka ng tao na lingkod ng Diyos, coming from God, gaguide ka, panimula lang yan. Guide ka lang. Romans 10 verse 14, kung walang magtuturo, walang makakalap, kasi simulan ka ng lingkod ng Diyos. Amen? Pero ang tunay na kaganapan, ikaw mismo, individual encounter, personal encounter mo. Yan ang magpapatibay. Like Peter! Kasama nila ang Lord. Natuturuan sila. Pero ang kaganapan, yung si God mismo yung na-encounter niya. Siya yung talagang narinig niya na nagsabi, the one whom you are dealing with, the one who is asking you who he is the Son of God.
He is my son. He is the Messiah. Hindi niya batid yan. Nabatid lang niya sa Lord. Ang tanging naghayag sa kanya, ang Diyos Ama. He has a personal encounter with God. Kaya nalabi niya yun. Kaya sabi ng Lord, not flesh and blood ay nagturo sa iyo yan, kundi ang aming Diyos Ama na nasa langit. Amen? Verse 17. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood, for man has not, flesh and blood means men, people, has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. My personal encounter ka sa Diyos. Ito yung panimura ng Lord, pagtuturo, amen, para maunawa natin, maliwanagan tayo, but you have to seek Him. Amen? You want to find Him, you will seek Him, and you will find Him with all of your heart. Yun yung encounter ng Lord's boy. Encounter natin, personal encounter natin. Mahanap mo siya with all of your heart. Hanggat yung puso mo ay malayo sa Kanya, hanggat yung puso mo hindi mo bukas sa Kanya, hanggat yung puso mo hindi mo sinusuko sa Kanya, mahirap mong maunawaan at maranasan ang presence ng Lord. Amen? Harus nandito ang lahat ang pinag-aaralan natin sa mentoring. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Para maging bahagi din, makabahagi din yung iba. Amen. Na wala doon sa mentoring. Ito yung leading ng Lord. Ito yung paksa ng Lord eh. Kinami yung ating handsome man. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Ako natin. Amen. Sige po tayo tumayin lahat. Praise the Lord. Glory to His name. Praise His name. Servant's heart. Hallelujah. Worship. Praise the Lord. Handa tayo na magpasakop sa Diyos. Amen. Pag nagpapasakop sa Diyos, tuturuan kang sumunod.